Binabati ko yung aking asawa dyan sa Pilipinas na kasalukuyang naka-lockdown dyan sa Quezon City. Happy Mother's Day sa'yo. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. At kahit magkalayo tayo ngayon, masasaan ba at magkakasama din tayo. Ayan guys, dala ko na yung similya papunta dun sa isolation. Ang gagamitin natin for breeding. So tara, ito yung aking service, golf cart. Yung bird na pupuntahan natin, nandun lang sa kabila, pagkita ko sa inyo. It's around 1 kilometer away. Ayan, yung nakikita nyo dun, ayan yun. Yung puti na yun sa dulo. Mga 1 kilometer ang layo yun. Yan yung isolation barn na pupunta natin. So, let's go! Ready to rumble! Dito na tayo. Pero before tayo mag-start sa loob, kailangan muna natin puntahan yung mga beans sa likod kasi baka walang bumabagsak na feed. So, unahin muna natin ipasok yung unahin ko muna ipasok tong similya para hindi ma-expose masyado sa sobrang dami.
butterfly dun sa likod. Yung tunog niya, halatado walang pasok pa bumabag sa kapits. Pakita ko sa'yo. Walang pits na pumapasok yan, ibig sabihin. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin gamit ang lagar balik. Yan, may iba magsak na, pupasok na yung feeds. Yan, kasi sinet ko ng alas 7 yan. So since ibig sabihin alas, ibig sabihin simula alas 7 hanggang alas 8 umaandar siya na pumapasok or along the way tumigil yung pumasok ng feeds. Snow. So ayan guys, ang mahiwagang golf cart, ang aking barn service araw-araw. Pasok na tayo. Dito na tayo sa loob ng isolation barn. Itong barn na to, dito din nadala lahat ng mga panibagong palahi ang kuwan. Baboy, yung mga tinatawag na gilts or mga nagdudumalaga, mga dumalagang baboy. So, ayan, papasok na tayo. Before tayo tuloy pumasok, kailangan nating mag-decontaminate or maligo para wala tayong madalang sakit sa loob. Mahawa yung mga baboy. Tulad ng ESF, yung sikat na sakit ngayon ng mga baboy sa Pilipinas. Yung African swine fever. So, wala pa naman dito sa Canada noon ng sakit na yan, yung African swine fever. Pero applicable sa lahat ng klaseng sakit, kailangan mag-decontaminate para maiwasan ang anumang sakit na maipasok dito sa loob ng barn. So itong nasa likod ko, shower room yan. Kailangan nating maligo. So araw-araw yan. Sa isang linggo, meron akong pinapasokan tatlong barn. Ayun. So, kailangan maligo every barn na pupuntahan mo. So, tatlong beses yun. Ibig sabihin, sa isang araw, kumusta naman yun, di ba, pagka winter. So, yan yung challenges dito sa Canada pag dito ka nagtatrabaho. Ginusto mo yan eh! Ayan, so, base mo. Tanggalin natin yung damit. Maligo. And guys, katapos na maligo at magpihis. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng ating munting opisina. Tutor ko muna kayo. Munting tour. So, ito yung nasa likod ko. Yung mga... Ito yung mga... monitor ng ventilation.
Ayan, tapos yung sa page, kaya makikita nyo kung ano yung temperature sa loob, 69.8. 72.2. 75.5. Okay. So, yan, dito ko sinusulat yung mga reminders kung ano yung monitoring ng breeding. Ito yung munting table. And this one, ito yung semen fridge. Ayan, kot. Ito yung aking laundry area. So, bagong-bago pa. Hindi pa nabubuksan. Hindi pa nakokonek. Kakarating lang ito kahapon. Ayan, tapos kung nasi-CR ka dito, merong ball. So, ayan. Ito yung aking hunting working place. Tapos, ayan, itong pintong ito, andyan na yung mga baboy. Bota. Tapos dito, ito yung water medication. Kung may sakit sa loob na na-observe, kailangan i-mass medicate yung mga baboy. So, dito tinitimpla yung water medication papunta sa mga baboy. Dalawa yan, pati ito. Ayan, dito rin tinitimpla minsan. Kaso bibihira magkagat kasi bibihira naman mangyari yung may mga sakit. So ngayon, ang unang gagawin natin sa loob, mapakainin, tapos ibabagsak yung pigs doon sa breeding area. So ito yung kailangan natin double check kung maanda. Nakaswitch on na siya pero pinatay ko para umandar ulit nang makita ko kung may pumapasok or marinig, kasi maririnig mo yan kung wala pumapasok na feed sa mga auger. Ito kakatapos lang ito. Ayan guys, ito automatic to na settings ng pag-andar ng auger. So nakalagay siya sa yung on niya, nakalagay ng alas 7. So umandar na to kaninang alas 7. Kaya nung sinitch on ko siya, hindi na siya tumunog kasi puno na yung mga linya. Ayan, so mamamatay siya ng alas 10. So ibig sabihin, from 7 to 10 hanggang sa dumating ako dito ng alas 7 or alas 8, maabutan ko siya sa labas kung umaandar. Ayan, so kung walang pumapasok, nandun pa ako sa labas, makikita ko na, di magagawang ko na ng paraan bago pa ako pumasok sa loob. Ayan, so mamamatay siya ng alas 10. Tatlo yung off niya para siguradong hindi siya aandar, kasi we never know kung magkaroon ng problema, biglang umandar. So sigurado yan kasi tatlong off yung dadaanan na oras. Bale ano yan, 24 hour cycle yan. Pagdating niya ng alas 7, aandar. Tapos mamamatay ng alas 10, alauna, alas 5 ng hapon. Ayan, so itong dalawang off, pasiguro lang siya, just in case magkaroon ng fuck up. So yeah, oras, quarter to 9 o'clock in the morning. Kailangan natin magsuot ng bonnet kasi alam nyo naman, pag hindi ka naglagay ng head protector dyan, makakamay pera yung buhok mo, lalapat long hair ako. So mas didikit yung amoy sa loob ng barn. Kaya gumagamit ako nito. Kailangan natin magsuot ng face mask, gloves, at bota. At itong air muff. So ito yung mga PPE or yung mga personal protective equipment natin dito sa loob ng barn. Kasi una sa lahat ay yung protection natin ang kailangan alalahanin natin bago ang lahat. So, nagsusuot tayo ng face mask kasi alam nyo, mataas yung dust load dyan sa loob.
Kasi, di ba, may PIDS. So, kailangan natin protektahan yung ating mga baga sa palikabok. Tapos, syempre, yung gloves to protect yourselves and also the baboy. Sakaling meron kang talaga lang sakit, hindi mo mahahawa o hindi ka rin mahahawa ng kung meron mang sakaling zoonotic na sakit. Zoonotic, ibig sabihin yung from animal to human na sakit na pwede mahahawa. Tapos yung bota, eh, pag naapakan ka ng baboy, lalo yung mga inahing-ahing na kung ewan ko lang, baka humiwalay sa katawan mo yung kaluluwa mo. Tapos ito, yung earmuff, kailangan na kailangan yan kasi sa tagal ng panahon na naka-expose ka sa sobrang maingay na lugar, yung pandinig natin nagde-depreciate. So marami sa atin hindi nakakapansin yan, pero in due time, merong kuwan, merong epekto yung sobrang exposure sa sobrang ingay. Ayan. So ayan lang, tara! Tayo ngayon sa finishing area ng isolation barn. So yan, yung mga nakikita yung baboy, yun na yung mga ano, mga panakihing baboy. O yung mga patiner kung yung pinatawag. Finishing. Finisher, tawag din sa atin, Pilipinas. Yan yung mga for market na baboy. Ano ba kina? So, yan yung isa sa mga first ko sa umaga. Ayan. I-check kung may feeds. Tapos yung condition ng baboy, kung may mga sakit, ubo, sipon, mga ganyan. Tapos yung tubig, kung mayroong tubig na lumalabas sa mga nipple drinker. So ngayon, pupunta na tayo dun sa kabila. Doon na sa mga hill breeding area. Itong room na papasokin natin ngayon. Ito yung room kung saan nandyan yung mga dumalaga or yung mga gilts na baboy na aking pinupudog. Ito mga baboy dito, kung nakikita niyo. Lahat yan, mga dalaga pa, mga wala pang karanasan, hindi pa nanganganak.
Tapos na tayo maglinis. So, ayan, ganyan lang ginagawa ko araw-araw. Ayan. Okay. Malinis na siya. So, ibalik na natin yung brush. So, dyan ko lang siya nilalagay. So, nagpapaanda rin natin to. Kasi ito, naabot niya na yung time limit niya. So, tumigil na siya kasi napuno na siya kanina. Pero since connected yung mga individual milk dispenser dyan, kailangan natin ipaanda rin ulit. So, ganito lang. Tapos, paanda rin ulit. Ayan. Ayan, so nagkakarga na siya. So at the same time, malalagyan na rin yung mga individual dispenser. Para bukas, pasok natin, may laman siya. Ibabagsak na lang natin yung fridge. So, ang next na activity natin ay breeding. So, magbe-breed na tayo ngayon ng mga landi na gilt dun sa breeding area. So, before yan, i-greet muna natin lahat ng mga nagsiselebrate ng Mother's Day sa Pilipinas or saan mang lupalop ng daigdig. Binabati ko yung ating asawa dyan sa Pilipinas na kasalukuyang naka-lockdown dyan sa Quezon City. Happy Mother's Day sa'yo. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. At kahit magkalayo tayo ngayon, masasaan ba at magkakasama din tayo. Enjoy the day kahit naka-lockdown. Naka-lockdown ng quarantine. Whatever. So, lagi kayo mag-iingat dyan ni Gray. So, yan lang. Happy Mother's Day sa aking ina, sa Bicol, si Mother Nena, and all my sisters na mga ina na rin, pamangkin, mga kapatid ng asawa ko dyan sa Tarlac. Happy Mother's Day sa inyo. Sa lahat ng mga kaibigan kong nagsiselebrate din ng Mother's Day, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ang dami-dami nyo, so baka mabusan tayo ng oras kung isa-isahin ko kayo. Alam nyo na kung sino kayo. Happy Mother's Day. Enjoy the day. Ayan lang. Shoutout kay Emily Chi na nagpapa-greet sa kanyang nanay na magbe-birthday nitong May 15. So, Happy Mother's Day po sa'yo, Mother Yolanda Salvadora, nanay ni Emily Chi. Kaklasiko siya nung pre-bit sa Sibiswa way back long ago. And now, nasa Singapore, hindi ko nagkakamali. So, Happy Mother's Day sa iyong nanay at advance happy birthday din nitong May 15. And shout out sa iyo Jamie Espina Jr., yung kasama ko ng train ng kuan ng anto artificial insemination diyan sa UPLB, Philippine Carabao Center. Pinapa shout out niya yung 12 inseminator, so kasama ako doon. 12 kami. Mga pre. Saan man kayong lupalop ngayon ng Pilipinas? Buntisin nyo ng buntisin yung mga kalabaw natin dyan. Upgrade natin ng mas maganda yung lahi ng kalabaw natin dyan sa Pilipinas. Peace up sa inyong lahat. So, ayan, shout out kay Binibining Perfecta, yung kaibigan ko dyan sa Bicol, na gustong magpa-autograph sa akin. Ito si Raka Girl. Ayan guys, Binibining Perfecta, i-subscribe nyo sa YouTube. Yan yung account niya. Kaibigan ko yan, kaya i-support your YouTube channel. Yung mga kaibigan ko dyan na may YouTube channel na gusto ng subscriber, PM nyo lang ako. Magsuportahan tayo. Tulungan natin ang isa't isa. Ayan, kung yan ang makakapagpasaya.